Samantala sa ibang balita, sumagot po at kinontra ng company Vice Gandat Ion Perez ang Quezon City or sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong cybercrime na isinampas sa kanila ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Hindi nagpang-abot sa Quezon City Prosecutor's Office ang kampo ni Vice Gandat Ion Perez at ang kampo ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI sa unang preliminary hearing hinggil sa reklamong cybercrime na isinampa ng huli laban sa dalawa. Alas 8 ng umaga ang schedule ng hearing pero maaga daw dumating sa pagdinig sila Vice Gandat Ion Perez. Sa kanilang pagharap sa prosecutor, ayon sa abogado ng kapisanan na si Attorney Mark Tolentino, kinontra ng mga ito ang alegasyon ng KSMBPI sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter-affidavit. Pinadidismiss din ng mga ito ang reklamo laban sa kanila. Anila, wala silang ipinakitang immoral sa kanilang mga viewers. Matatandaan na reklamong immoral doctrines, obscene publication and exhibition, and indecent show sa ilalim ng Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa Section 06 ng RA 1075 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa ng kapisanan laban kay Vice Gandat Ion. Ito ay dahil sa umano'y malasuwang pagsubuan ng mga ito ng icing sa programang It's Showtime. Surprised lang ako kasi sobrang maaga. Kasi our schedule is 8 o'clock but submit sila, nag-oath sila bago ang 8 o'clock. Nag-submit naman sila ng counter-affidavit nila. Ito yun. So we will study this. Kasunod ng pagsumite ng counter-affidavit ng kampo ng komedyante, sasagot naman dito ang kampo ng KSMBPI. Magkakaroon ulit ng pagdinig sa November 13 sa QC Prosecutor's Office. Ang magiging reply ng kapisanan ay kailangan ulit sagutin ng kabilang kampo. Bibigyan naman si Vice Ganda at saka si Ion Perez ng another days to file a rejoinder. Then pagkatapos, the case will be submitted for resolution. Tiwala naman si Attorney Tolentino na pagkatapos ng preliminary investigation ay maiaakyat sa korte ang kanilang reklamo laban sa dalawang personalidad. Naniniwala itong may probable cause ang kanilang reklamo. Number one, may decision ng MTRCB na masuspend yung kanilang show, it really means that there is really probable cause. Ang preliminary investigation, hindi pinag-usapan dito kung guilty or not guilty si Vice Ganda o si Ion Perez. Ang pinag-usapan dito, may basihan ba yung kaso? And I believe na may basihan, in fact, may decision ng MTRCB na suspend sila kasi because of the indecent and immoral conducts. They are still presumed innocent. Sagutin lang nilang maayos and ihanda nila yung kaso nila kasi the kapisanan, we are serious in filing this case as watchdog of the cyberspace sa Pilipinas. If I'm not mistaken, the prosecutor has 90 days to resolve cases pending before their office. Samantala, submitted na for resolution ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa criminal complaint na isinampa naman nila laban sa internet celebrity na si Tony Fowler. Ito'y matapos isnabi ni Fowler ang pagdinig ng NBI kahit pa meron itong supina. Ang pagsasampa na reklamo ng kapisanan laban kay Fowler ay dahil sa umano'y malaswa ang music video nitong nai-upload sa YouTube. Aniniwala ang kapisanan na paglabag ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Wala nang chance si Fowler na sumagot o magpaliwanag sa NBI matapos ganitong isnabin ang nakatakdang pagdinig ngayong araw. So it means she's waiving her right to present evidence and the agent of the NBI, aralin niyo yung kaso kung may probable cause ba, may basihan ba yung kaso. Pag may basihan, yakyat niya sa, of course, may mga proper channelist sa NBI, then yakyat niyan sa proper prosecutor office. Nilinaw naman ni Tolentino na ang kanilang pagsasampa ng mareklamo sa mga artista ay bahagi lamang ng mandato ng kapisanan. Kasi pinanindigan ng kapisanan that we are the watchdog of the cyberspace ng Pilipinas. Hindi, wala kaming personal interest dito. Hindi kami kumikita dito. This is for the country, for God, and for the Filipino people. To protect the Filipino people about the mga corruption sa pag-uutak nila. Ang corruption kasi, hindi lang sa government yan. Ang corruption na pinag-uusapan natin dito, corruption in the minds of every Filipino about sexual activities. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SBN News.